pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, kapistahan po ngayon ni Santa Clara. Yung awit natin, Santa Clara ang pinong-pino. Pinangihingi natin madalas ng magandang weather kung meron tayong gaganaping importanteng pangyayari. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos, sa santang ito na nagmahal sa kabanal-banalang sakramento ng altar at kaibigan ni San Francisco de Assis. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan habang ating upang ang ating pag-aalay ng banal na sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat, Aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang inaasahan upang kami paging dapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamagitan ni Jesucristong anak mo taming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig ng tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyo, mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo.
Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ang ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gawa'y tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob, ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Tumayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang nag-aangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Anong may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya
ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam po ninyo, meron ng 2 o 3 taon na nakararaan ang isang laganap sa buong mundo na magazine ang kanyang front page, yung cover page, ang pangalan, ang ipinangalan ay The Me Generation. Yun daw mga kabataan noon ang laging sinasabi at ang laging inuunang ay ang I, me, mine. Ako, ako pa rin, at ang sa akin. Sa Ebanghelyo ng araw na ito, sabi ng Panginoon, at ito'y sinabi niya nung panahon na malapit nang usigin ang mga Kristiyano. Marami sa kanila papatayin pa. Tatanungin kung sino ang gusto nilang piliin, ang buhay nila o si Kristong kanilang sinasamba. Ang isang katulad ni San Policarpio ay nagsabi, 90 years old na ako. Hanggang ngayon, wala pang ginagawang masama sa akin si Kristo. Bakit ko siya tatalikdan? At si San Policarpio po ay pinatay bilang saksi at sapagkat hindi niya tinalikdan ang ating Panginoon. Kabaligtaran po yun ng I, me, mine. Dito naman si San Policarpio at si Santa Clara na atin pong ipinagdiriwang ngayon, ang kanila'y si Kristo pa rin, si Kristong lagi. Hari nawa, tayo na deboto ni San ng ating Panginoong Hesus Nazareno, magsabi sa Kanya, Panginoon, kami ay iyo, iyo pa rin, iyong lagi. Sabihin nga po natin, Panginoon, tayo lahat, Panginoon, ako'y iyo. Ako'y iyo pa rin. Ako'y iyo laging-lagi. Mahina tayo. Hindi yata kayo Kristiyano. Lakasan nga ninyo, Panginoong Hesus. Ako'y iyo. Ako'y iyo pa rin. Ako'y iyo laging-lagi. Hari nawa, pag naharap tayo sa tukso, maraming tukso sa mundo. Merong mga tao na tutukso, meron ng asawa, tapos makakita ng maganda. Nako, ang tanong, si Kristo ba o si Kristi? Kuminsan si Kristi ang pinipili sa halip ng ating Panginoon. Kuminsan naman ang tukso ay ang mundo. Sabi, etong pera, gumawa ka lang ng hindi tama. Iyon na ito, kalimutan mo na si Kristo. Kayo, ako, pag tinanong tayo, sino ang pipiliin mo? Hari nawa,
patotohanan ninyo ang inyong sinabi kanina. Ako'y kay Kristo pa rin, kay Kristong lagi. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tumawag tayo sa Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Sabihin natin, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng oppression, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesukristo, pinangako mo ang buhay na walang hanggan sa mga taong inuuna ka sa kanilang buhay. Igawan niyo po na sa lahat ng pagkakataon, kami manatiling inyo, inyo pa rin at inyong lagi. Hiniling namin ito sa inyo sa tulong ni Santa Clara at ng aming mahal ni Maria na ina na si Maria Santissima. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mapakinabangan nawa kami
sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwara namin si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay niyo mong bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naman naming makapangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahain mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamtinang tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa kruso at ang kabuhay,
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinaalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol, ni Santa Clara at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang pagbabalik ni Jesu Kristo ng aming tagapagligtas.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalatayin ng iyong sambayanan. At pagkalaban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin yung lahat. At sumayin yun rin. Bagay po niyong masayang pagbati ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salamat po
ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugnan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay na mapayapa, nilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at 5 ng hapon, nasusundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo na aming tinanggap. Huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan, masadlak. Sali pakundangan kay Santa Clara, umulad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dalang mga imain at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Huwag niyong kalilimutan, ako'y kay Kristo. Kay Kristo pa rin, kay Kristong lagi. Ulitin natin, ako'y kay Kristo. Kay Kristo pa rin, kay Kristong lagi. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Pagpalaan kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umayo kayo nagmamahalan at nagkakaisa. Salamat sa Diyos.